Nadali, at nakahubad na kasi to. So hindi ko na masyadong ipapakita mga kaibigan, ano? Bilang respeto na rin sa bangkay. Alam nyo kasi, pagka ikaw ay nanod ng lahar, ang tendency talaga kahit nakadamit ka. Ginubatan Albay. So ito yun. Sa dati kabayan din ba to? O ilog na talaga to? Ilog na talaga to? O kabayan pa? Ilog na ba talaga to dati? Ano to dati? Ha? Palayan to dati? Okay, saan yung ilog dito? Nandun yung ilog. Okay, so palayan pala ito dati. Itong nakikita ninyo mga kaibigan, palayan po pala ito dati. So dito dumaan yung lahar flow. At itong lahat ng mga kabahayan dito, ayan, nakikita nyo, lahat po yan niragasa ng lahar. Yun. So, balikan lamang natin yung inuhukay na bangkay, no? Hindi pa po yun kilala at meron pa po raw na lima pa pong missing, no? Balikan lang natin. Tinatabi. So, diyan sa kuhan sa una di sa barangay hall, kung ipad diyan pala, makidara di ditabi. Tada, ipukot-kot na din ang katarabunan. Hindi. Tinatanggal pa po yung poultry. Dito ka na sa barangay. Kasi yun yung nakakatabon doon sa bangkay. Tuhod lang po na ang nakikita natin. Tuhod. Ayun po yung tuhod niya. Di pa kaya. Ito. Kita nyo yung bahay, oh. May aso dun. Kaligtas. Meron ding manok. Manok. Okay. Yan yung mga bahay dito. Kapantay na ng mga tao. Kaninong kapamilya? Malamang inanod lang yan dyan, Kap, no? Inanod. Inanod galing doon sa ano. Dating palayan pala ito, Kap? Itong dating lugar? Dating palayan yan. Oo. So, sino mag-aakala? Palayan, yung pinakita ko sa inyo kanina, dadaanan pala ng lahar. May ongoing na flood control ka po dyan na ginagawa. Opo. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kaya dyan naman. Okay. So may dike daw pa sanang ginagawa kaso ongoing pa, hindi pa tapos. So imbes na maharang yung lahar, dito po dumaan sa bahagi na ito ng Purok 7 sa barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. So yun po talaga yung ano, nakahapon nakausap natin si Mayor Gemma Onghoco. Yun yung pinagdidiinan niya talaga sa mga residente niya na kailangan talaga lumikas. Kasi talagang ano, may manok pang buhay doon, no? May manok na buhay. Kasi tinigil yung sabong kaya buhay lahat, ano? Yung tao patay. So, nagtulong-tulong na yung mga barangay officials, yung mga residents para tanggalin yung malaking poultry na yan na nakakatabon dun sa bangkay ng hindi pa nakikilalang residente dito po sa Ginubatan. Sa ilalim nun, merong buhay na manok. Ayan, tinanggal na yun. Okay. Saglit lang. Yeah.
sintabi lang sa mga ano dyan na. Kung medyo maselan po kayo sa ganito, huwag nyo na lang po tingnan kasi nasa coverage po tayo. Babae daw po, babae daw po ito. Babae daw po itong sandali at nakahubad na kasi ito. So hindi ko na masyadong ipapakita mga kaibigan. Ano? Bilang respeto na rin sa bangkay. Alam nyo kasi, pagka ikaw ay nanod ng lahar, ang tendency talaga kahit nakadamit ka, mahuhubaran ka talaga. Ayun. Inano na ng ano ng sako para hindi natin makita yung maselang parte ng kanyang katawan. Nakaano pa rin kasi nakalubog pa rin kasi yung ano niya pang taas na bahagi ng katawan niya. So nakalitaw lang yung kanyang mga paa. Hindi pa po ito nakikilala, no, kasi sabi ni Kapitan Nemya galing to doon sa taas, malamang inanod to kung saan galing. Nakikita na raw yung mukha ng ano. So wala namang ano kapamilya rito na nagki-claim pa. So talagang hindi pa itong makikilala kung sino po ito. Ayun na si Kapala. So di na si Kuan, si Bugoy. Goal break, Bugoy! Nangailangan sila ng pala. I-share na, pa-share mo lang. Dito, daan. Diyan na yan. Diyan. Okay. Kahit may lutan, hindi ko kita matiskuto. Okay. Baka din na sila ngayon. So ulitin ko lamang po, meron pa pong apat na hinahanap na nawawala dito sa Purok Sheting ito, no? So kamay lamang. So naiipit pa po yung ano na yung kamay niya pero naiipit pa yung ulo niya sa pinakalalim. So kailangan ng pala, kailangan matanggal pa itong so rating ko lamang po babae ito na natagpuan dito. Sabi ni Kapitan Namya, inanod lamang daw po ito dito. Hindi pa nila nakikilala. Kasi sa mga nanood kanina pa, pinakita ko na sa inyo yung sa bahaging dating palayan yon. Meron daw flood control sa bahaging ito pero hindi pa natatapos. Kaya yung lahar rumagasa dito. Tinamaan lahat ng mga dinaanan, lahat ng mga kabahayan dito. So makikita nyo itong bahay na to. Taga rito ka, sir. Gano'ng kataas ito dati? Sino ang taga rito? Sino ang taga rito? Mer. Gano'ng kataas ito dati? Mer. Hindi. Kap! Iwasan niyo. Hindi pala mga taga rito ang nasa likuran ko ng mga residente. Nag-uusyuso. Pero tansyay na lang natin. So bubong ito. Yeah. Hanggang bewang ko na lang. So ito yung tumabon na lahar. Ano yan? Mga debris, mga volcanic materials, mga buhangin, bato, naghalo-halo na, inanod po. Buti na lamang daw at nagpa-evacuate talaga dito si Kapitan. Meron pa nga raw silang ni-rescue. Kap, kailan yung ni-rescue nyo? Kagabi lang? Ngayon lang. Ngayon lang. Okay naman sila lahat. Tatlo sila. Tatlo. Si Mr. Olondonyo. Oo. Disabled din eh. Disabled. Oh, nakita ko na kanina yung buhat-buhat. Hindi inabot. Ayan. So, kanina na-picturean ko na yun. Meron silang disabled na nirescue pala. Galing pala yun dito. Ilang residente meron dito sa Purok Sheting mo, Kapitan? Ilang residente ang dito lahat? Nasa
nasa kwan ko, 200 plus families. 200 plus. Saan sila nag-evacuate ka? Sa Worm sila. Nasa ang family yung nag-evacuate sa akin, nasa 187 families. 187. So, 487 persons. Oo. So ito, Cap, di pa natin alam kung residente natin to. Hindi ko pa. Kasi part yan dito sa bandang Tandarura at saka San Rafael. Oo. Pero may baka itong pa, dito sa part dito namin, sa paas ng 4 of 7, may isa sa mga nawawala na hinahanap namin. Opo, opo. Pwede lang kamutin. Okay, so dahil walang gamit, walang nahiram na pala, no? So, nagkakamay na lang yung mga... yung mga barangay officials natin. Mga barangay tanod yan. Barangay tanod. Ayan. Kinakamay na lang nila para mailabas po yung ano, yung ano, parting ulo kasi yun. Ayan. Ito yung paa niya. Ito yung paa niya. Nakalubog pa rin yung natabunan pa rin po yung ulo niya. Pero yung isang kamay niya, yung parting kaliwa niya, lumabas na. Okay. Oy! Masusugatan ka. Okay. Yung isa pang kamay, yung kanang kamay, parang naano na ni Kuya. Naka ano pa ito, naka sweatshirt pa siya. Pero ano? Si Sen nawawara din sa etas, si Swago ni si Nado ng Mandriki. Yun ang nawawala, Kap. Opo. Babae. Anong barangay din, Kap, yung nawawala? San Francisco. San Francisco din. Saan po ang bahay niyong, Kap? Diyan din sa unahan. So, yung asawa niya, yung lalaki, sir, Kap, asan ngayon? Nakaligtas naman. Nakaligtas. Kasi yun ang nag-gam. Diyan ang upa na. Si Adong, nasa kuha niya to? Sa relocation, sa Amor? Hindi raw nag-evacuate. Si Adong, kinakamay lang to ng mga barangay tanod ng San Francisco dahil wala silang pala. Kanina kasi, abala rin sila kapitan sa rescue ng mga residente nila. Late na sila pinaalam na mayroong natagpo ang bangkay dito. Kagad silang pumunta rito. So, medyo mahirap yung pag ano nila. Merong pang bag. Baka nakasaklay yan sa kanya. Oo. Para nakasaklay sa kanya yung bag na yan. Nakasaklay yan. Baka merong identification. Uy, dyan yan pwede. Hindi, kasi baka may identification. Wala naman. May nakita ko dyan sa malapit lang naghuhukay ng motorsiklo. May gamit na pala. Baka pwedeng mahiram. Ito na. Sabi na kayo. Ito na. Dito na yung pala. Ayun. Sino taga rito? Taga rito ka, boy. Taga rito ka. Oh, taga rito.
Na nasa ano, nasa evacuation center. Ayun. Naghanap kasi tayo ng taga rito mismo sa lugar na to para maano natin, matanong natin kung gaano kataas itong mga bahay na to nung wala pang lahat, para matansya natin kung gaano kataas talaga yung itinabon na mga debris. Dinadahan-dahan po yung pag ano, kasi baka tamaan po yung yung ulo niya. Baka mas lalong magiba yung baka mag, ano, mahina ng pundasyon dito sa ilalim mo, baka magiba kayo diyan. Baka maipit tayo. Kasi mag makaguba lugod ko. Oo. Wala nang ano rito sa ilalim mo. Dumami na kasi yung tao rito. Ayo kasi kasi ano pa daw tong guruto mo yan, wag yan. Guruto na san bog po no. Ano din ah. Suka mo chan na san chan din. Ayan. Ayan. Dinadaan-daan lang po. Okay. Duty pa ito pa. Tony, ha? Kamutan na sa akin. Ay. Kuya, gano'ng kataas na itong tinabo na ito? Malalim pa dyan. Gano'ng kalalim yan. So, ibig sabihin, mga lampas tao na itong anong to? Alin ang bahay mo? Ito pinamataas dyan. Pintura. Kabunin yung magamit mo lahat. Dati, anong, itong lugar na yan, ano yan dati, kuya? Palayan daw yan eh. Pero talaga bang ano niya, that, na yan? Nakikita? No, wala na yun na palayan. Oo, ano lang? Doon, kasi dumadaan yung tubig doon, sa kabila na. Sa kabila? Kami yung pinuntala talaga ng tubig. Hindi nyo akalain na dadaan dyan? Oo. Mabuti pa nga siya, kasi naano kami. Nakaligtas pa kami, alam mo, ultimong buhay na naman. Nako. Kaming dalawa yun. Anong oras kayo lumipat? Nagluluto kami ng pagkain niya, tinamin siya mo. Doon na yung tubig na. Buti nakaligtas pa kayo. Okay. Sige, balikan lang kita, kuya, ha? Okay. So, ayun. Yung buhok. Ano na, mahaba ang buhok nito. Ulitin natin, babae po ito na natagpuan. Meron daw silang hinahanap. Nawawalang babae, asawa ng isang Mr. Manrique, taga rito rin. So, pero hindi pa makumpirma kung siya po ito. Maliban doon, meron pa pong apat na hinahanap. Medyo nahirapan silang hukayin kasi may ano pa, may tubig pa po. So, bawat pag ano nila. Ano yung kinakamay lang po yan, dinadahan-dahan kasi nga po baka po tamaan yung ano, parte ng katawan. May bato. Yan, sige. Ayan, mabagnat na. Hindi na kaya bigot sa may gubo. Hindi. Kumot na yan. Ayun, naano na siya, nakuha na po. Ayun ako. May kasama bang bata? May kasama bang bata? Wala naman. At sige, itataas ko lang po, ah. Itinaas ko lang po, mga kaibigan, kasi masela na po 'yon. Hindi na po ninyo kailangan makita po. Pasensya na, ha, sa mga nanonood po. Inunono ko po, tinaas ko lang po, kasi masela na po na masyado yung makikita ninyo. Respeto na lang po, respeto na lang po sa nawalang buhay. So, ayan. Antayin muna nating maano na. Antayin muna nating matakpan bago natin matanda na po ito.